So guys, meron tayong tilapia. So guys, meron tayong pechay. Siling green o siling haba. Gata ng niyog. Sibuyas. Luya. Pamintang durog. Bawang. Patis. So guys, magpainit tayo na isang cooking pot. Ibuksan natin yung gas. At pag mainit na siya, lagyan na natin ng mantika. So guys, maglagay tayo ng mantika. Mga 2 tablespoon of oil. Mainitin lang natin. Then guys, ilagay na natin yung ating sibuyas. So, gumamit ako ng ulang sibuyas. Pwede rin tayong gumamit ng puting sibuyas. Wala pang problema doon. Then, haluin lang po natin. Then, sunod natin ilagay ang bawang. Sunod natin ilagay ang bawang. Wala naman problema kung gusto niyo unahin yung bawang, may gisa, tapos sibuyas, so wala pong problema doon. Halin lang sa dalawa. Then, haluin lang natin guys. Ay, yung ating pong gas ay dapat nasa slow fire para hindi po masunog agad yung ating bawang at sibuyas. Then, pwede na natin guys, ilagay ang ating luya na hiniwa natin na julienne. So, masarap po talaga ang gata na lalagyan natin ng luya. So, gusto ko po talaga ang luya sa gata. Haluin lang natin. Then, pwede na natin guys, dito ihalo yung ating black pepper. So, ilahalo na po natin yung ating black pepper. Yung ating durog na paminta, ihalo na natin. Pwede na rin po natin ilagay yung ating patis. So, pagpadagdag po talaga ng sarap yung patis. Ilagay na natin yung ating patis. At pwede na natin ilagay yung gata ng niyog. So, guys, ilagay na natin yung gata ng niyog. Dandahan na natin ilagay. Para hindi tayo pasok. So, haluin lang natin. At hayaan natin siyang kumulo. At ilagay muna natin, guys, yung sili bago natin ilagay yung isda. Then, hayaan muna natin siyang kumulo ng mga 3 minutes. Then, takpan natin, guys, para madali siyang kumulo. So, ayan guys, i-check na natin kung kumukulo na. So, ayan, kumukulo na po siya. So, pwede na natin ilagay yung ating tilapia. So, ilagay na po natin yung ating tilapia. Napakasarap po ng tilapia. Isa sa pinakamasarap na isda ang tilapia. Ang luto tayo pwedeng gawin sa tilapia. Number 1 talaga ang isda tilapia. Lalo na kung fresh ito. O bagong huli. Yung bibili mo yung tilapia na bagong huli at medyo buhay pa, yan ang masarap. So then guys, takpan ulit natin at hayaan natin kumulo ng mga 5 minuto. So ayan guys, buksan natin. Pwede na natin siyang timplahan ng asin. So guys, titimpla na natin siya ng asin. So lagyan natin ng 1/2 teaspoon of salt. Kasi nilagyan na natin siya ng patis. So lagyan natin 1/2 teaspoon of salt.
At atin pong haluin. So atin pong tikman yung lasa kung okay na siya. Sarap. Okay na guys. So guys, ilagay na natin yung ating pechay. So ilagay natin yung pechay. Hindi natin siya kailangan pakuluan ng matagal dahil madali na lang lalambot yung ating pechay. So takpan lang natin guys. So mga 1 minute luto ng ating ginataang tilapia. Guys, ang ginataang tilapia ay isang simpleng recipe na lutong bahay. Hindi siya gaanong kamahalan. Ito'y abot-kaya ng ating mga budget. At syempre, masarap at alam natin na magugustuhan ng ating buong pamilya. So ayan na guys, luto ng ating masarap na ginataang tilapia. Sana makapag-share ako sa inyo na isa na namang recipe na alam ko na magugustuhan ng mga mamshi at siguradong patok sa buong pamilya. At kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, huwag niyong kalimutan na i-like, i-share at mag-comment below at i-subscribe. At huwag niyong kalimutan na i-click ang notification bell para mag-updated kayo sa mga bago kong video.